Today's Gospel, Saturday, April 22, is taken from St. John, chapter 6, verses 16 to 21. When it was evening, the disciples of Jesus went down to the sea, embarked in a boat, and went across the sea to Capernaum. It had already grown dark, and Jesus had not yet come to them. The sea was stirred up because a strong wind was blowing. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat. And they began to be afraid. But he said to them, "It is I, do not be afraid." They wanted to take him into the boat, but the boat immediately arrived at the shore to which they were heading. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Selton Sindo, Fear Factor. Titulo ito noon ng isang sikat na reality TV series na humahamon sa katatagat tapang ng mga kalahok nito. Sadyang ang lahat ng tao ay may kinatatakutan, maging yaong mga kilalat hinahangaan. Narito ang ilan sa mga weirdong phobia nila: Oprah Winfrey, chewing gum; Michael Jordan, ocean; John Lennon, Keanu Reeves, darkness; Megan Fox, paper; Julius Caesar, Alexander the Great, cats. Sa ating ebanghelyo, sinidlan rin ng matinding takot maging ang mga alagad ng abutan na sila ng dilim at bigla ang unos sa laot kung saan kilala ang naturang lawa. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagpapanik? Marahil sa pagkakataon kasing iyon, di tulad ng dati, hindi na nila ngayon kasama si Jesus. Haharapin ng nila sila-sila lang ang malalaking pagsubok. At sa gitna nga ng nag-aalimpuyo nilang sitwasyon, dumating ang ating Panginoon. Matagumpay na naglalakad sa ibabaw ng tubig na dapat sa kanila ay lalamon. Kay sarap isipin, sa gitna pala ng mapagligtas niyang presensya, lahat ay nagiging matagumpay at mapayapa kung si Jesus lamang ay pasasakayin sa ating bangka. Ang mga okasyon ng kaguluhan sa ating buhay ay pinahihintulutan pagkakataon upang mapatunayan natin ang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Si Jesus nga ba ang lubos mong pinagtitiwalaan sa panahon ng iyong kaguluhan? Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Awit, chapter 46, verses 1 to 2. Manalangin tayo. Jesus, pawiin nawa ang iyong presensya ang anumang takot na aking nadarama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.